social distancing, safety meeting po tayo. Wearing a face mask. Nire-report no sa mga superiors natin or sa safety officers natin upang ma-eliminate no yung mga nakaambang panganib doon sa lugar na yon no. Protection sa mata, napakasimple. Andyan po yung spectacles, goggles, tsaka po yung face shield no. Lahat po yan plastic, wala po diyang gawa sa glass, no? Or sa bubog, or salamin. Bakit? Kasi ang spectacles, goggles, tsaka yung face shield, kapag natalsikan, hindi po basta-basta nababasag yan. No? Yan po ay duwaan sa isang masuring inspeksyon ng OS Center na kung saan yung mga manufacturer at yung mga suppliers, yung mga binibenta nila ng mga PPE na yan, is pinapa-approve po muna. Dumaan po yan sa masusing testing. No po? So kahit pumatalsikan po yan ng mga bato or yung mga ulo ng concrete nail, hindi po basta-basta nababasag yan. Unlike po sa salamin. No po? Kapag yan po, yung mga bagay na itumalsik, lalo na sa mga fabricated lang, tatalsik sa ating salamin, pag nabasag po yan, papasok. No? So may possibility po na tayo po ay mabulag. No? Kaya po ang i-design is plastic. Ano po? Huwag po sanang sasama ang loob kung kayo po ay natatapik na pagsasabihan ng mga safety officers at pinapaalalahanan na kayo po ay gumamit ng goggles, spectacles, or face shields. Kasi po para po sa inyo yun. Hindi po para sa amin yun. No, iniingatan lang po namin kayo. Kasi kapag na-aksidente po kayo, unang-una pong magiging kawawa is yung pamilya. Ano po? So yung iba nagtatanong, Sir, may salamin ako eh. Hindi ko pwedeng gumamit ng goggles. Kaya nga po tayo, merong isa pang option, yun po yung face shield. No, hindi po natin pwedeng irason yan. No, lahat po may paraan. No? Lahat po ng aksidente na nangyayari is preventable. Ang hindi lang po preventable dyan yung act of God. No? Gaya ng lindol, baha. No, hindi natin alam kung kailan darating yan. Pero yung sa ginagawa natin sa pang-araw-araw,
kaya po kung marunong lang po tayong sumunod. No? Yung mga gumagamit lang po na may mga salamin is yung mga welder. No? Yung mga dark glasses. Pero, hindi po advisable yung salamin lang basta-basta. Kaya po kayo mayroong welding mask. No? Protection pa rin po yun. Hindi lang po sa mata, buong muka. Na dapat po lagi natin sinusuot habang tayo nagtatrabaho. No? Madaling magrason, pero kapag yung rason mo, nangyari na yung aksidente, nasaan ang rason mo? No? Sisisihin mo pa yung sarili mo. Iisipin mo ngayon kapag wala na, nangyari na, isipin mo na ngayon saan ka kukuha ng pangkain ng pamilya. Pangtusto sa pag-aaral ng mga anak. No, sa mga gadgets na iniisip ninyo, lalo na ngayon magpapasko. Imbis na pambibili na lang ninyo ng mga regalo, papababayan nyo pa sa ospital. No, kaya po, huwag po sanang sasamaan loob kapag kayo po ay nasabihan. Tandaan, ang mga safety officers po, hindi po kalaban. Nagbibigay lang po kami sa inyo ng mga recommendations na pwede ninyong gawin upang maiwasan yung mga aksidente na pwedeng mangyari sa inyo. No po, tanggalin na po natin yung maling haka-haka na kalaban si safety, mali po yun. No, mali po yun, mali po yung paniniwala nyo na yan. No po. So, naiintindihan niyo po ba na unawaan yung sa protection natin sa mata, mga kasama? No? Napakasimpleng bagay, napakadaling gawin, pero mahirap sundin. Yun lang yung mahirap doon, no? So, since na kayo nagtatrabaho, dapat po kayo mismo yung nag-protect sa sarili niyo. Hindi na dapat namin kayo paliwanagan or sitahin. No? Kasi kayo mismo yung gumagawa. Di ba? No? Kahit kayo mismo, kung may kasama kayo na unsafe yung ginagawa, takpikin nyo, kayo mismo magsabi. Kasi kapag may nangyaring aksidente dyan, pati kayo madadamay. Hindi lang kayo, buo tayo dito. No? So, ingat-ingat po ngayong umaga at sa mga susunod pa na araw sa ating pagtatrabaho. Yun lang po, magandang umaga. Sa ilalim ay pag-angat ka, umuha mo yung bakal. Siguro,